Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Patuloy po ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit. Ipagdadasal natin yung mga may sakit na namimintuho kay Santo Padre Pio at mga may sakit na humihingi ng awa sa Diyos upang sila ipagalingin, lalo na po sila na Madrid. Ganun din ating ipagdasal ang lahat ng mga namayapang mahal natin sa buhay. Hilingin natin sa Diyos na nawa sila din ay magkamit ng buhay na walang hanggan na kanyang pangako. Kasama ng ating pagdarasal sa inyong mga intensyon, sa lahat ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, at yung mga sumusubaybay sa ating na overseas Filipino workers, lalo na po yung mga deboto ni Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal, at sa kalooban namin lagi nawa nitong mapairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghihimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Inilalad ito at nabasa ko sa magkabila ang panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambayahan ng Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayang Israel
at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, o kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na matamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang tao kaysa siyam ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang nagpalakas at nagpapalakas sa inyo sa mga mabibigat na pinagdaanan ninyo sa buhay o pinagdadaanan ninyo sa buhay?
ano ang naging kadluan ninyo ng lakas upang ang lahat ng mga pagsubok ay malampasan ninyo. Iba't iba tayo ng pinagkakadluan ng lakas. Ang iba ay di yung kanilang karir. Pagka may problema, kapag may pinagdadaanan, ibinubuhos lahat sa kanilang trabaho. Pinagbubuti para maging mahusay pa at makatanggap ng recognition, promotion, or achievement. Ang iba naman ay gala to the max. Punta sa abroad, paalis ng stress, bili ng mga material na bagay upang aliwin ang sarili at pagbalik ay saka harapin ang mga pagsubok. Wala namang masama dito kung ito'y makakatulong. Yun nga lang, hindi ang mga ito tunay na assurance para tayo maging matatag. At hindi tayo maging takot at balisa sa mga pagsubok na dumadating sa atin sa buhay. Sapagkat yan naman ay bahagi ng ating buhay na kailangan nating yakapin bilang mga krus sa araw-araw. Merong isinasuggest ang mabuting balita sa atin ngayong umagang ito na pwede nating sandigan, na pwede nating panghawakan. And assurance na kung tayo ay kakapit sa Kanya, hindi tayo matitinag ng anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Higit sa kayang ibigay na assurance ng pera, ng mga makamundong bagay na pwedeng makatulong sa atin para harapin ang mga pasaanin natin. Ano yun? Yung assurance ng Panginoon na kahit tayo'y maligaw, na kahit tayo'y bumagsak, na kahit tayo'y hinang-hinana sa maraming pagsubok natin sa buhay, nandyan pa rin siya. Yung assurance na kahit tayo'y bumagsak, kahit tayo'y mawala, meron pa rin sasambot sa atin at tatanggapin tayo sa kung anong kahinaan natin na hindi tayo huhusgahan. Di ba ang sarap ng pakiramdam na ganun? Di ba ang sarap ng maramdaman na merong bukod sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, merong Diyos na tatanggap sa atin at tanggap tayo kahit litong-lito na tayo kung anong gagawin natin sa mga pagsubok natin sa buhay. At yun ang tama na dapat nating paghugutan ng lakas. Siya na ating Panginoon. Na siyang dapat nating paghugutan ng lakas. And the assurance that there is always Jesus, or Jesus is always there to strengthen us. Ang ganda ng imagery na ipinakita. Kung sino ang Panginoon na ating sinasamba sa mabuting balita. Kapag tayo daw ay nawala, merong nag-aalala para sa atin, merong nagmamalasakit sa atin, at iiwan yung siyam na putsyam para tayo hanapin. Di ba yung ganung Diyos na nagpapakilala sa atin ay nakapagbibigay ng inspirasyon at pag-asa? Di ba yung Diyos na yon ay sapat na para tayo ay bigyan muli ng panibagong lakas sa gitna ng mga bagyo na ating pinagdadaanan. Kaya huwag tayong magpanik, huwag tayong mag-alala, katulad ni Santo Padre Pio. At lalo't higit, huwag tayong makaisip ng masama. Dahil
sa akala natin o sa mali nating akala na tayo ay pinaparusahan at pinagagalitan ng Diyos dahil sa ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga pagsubok nating pinapasaan o dinadala sa buhay. Sa halip, tanggapin natin ito bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Kristo at let us be at peace sa ating kalooban. Huwag tayong mag-alala dahil ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. At kung sakaling tayo'y mawala, nandun ang kanyang assurance na tayo'y kanyang hahanapin, na tayo'y kanyang ibabalik na muli, na tayo'y kanyang aakayin pabalik sa tunay nating tahanan. Ang mabuting balita, mga kapatid, ngayong umagang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at inspirasyon sa gitna ng mga dagok at estado natin bilang sa dagok at mga pagsubok natin sa buhay at nagbibigay din sa atin ng inspirasyon kung ano man ang estado natin bilang anak ng Diyos. Kung tayo ay nasa gitna ng malaking kasalanan, sa halip na tayo ay manatili doon, magpakumbaba tayo. Magbalik loob tayo sa Diyos at hingin na nawa ay masumpungan natin siya sa kanyang paghahanap sa atin. Magpakumbaba tayo, huwag nating pairali ng ating pride upang tayo ay magkamit ng kapayapaan ng kalooban at assurance ng Panginoon sa paghahanap niya sa atin. At ikalawa, kung tayo'y pinanghihinaan ng loob at nasisiraan ng loob dahil sa mga dagok natin sa buhay, gawin nating lakas, pag-asa at inspirasyon ang Diyos na nangangakong tayo ay palalakasin sa mga dagok natin sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob
mong aming sambahin. Ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Hipolito at kasama niyang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang inyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipaggalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig niya'y huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Hipolitos at Titus, na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal sa pamamagitan niya kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu Santo at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012
Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin, mga rosaryo o imaheng dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya, lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat.